Good morning, mga ka-alright. 5:30 na nung madaling araw. Aga namin nagising. Kumusta nga pala kayo? Welcome sa panibagong vlog. Grabe, sobrang aga ng vlog natin ngayon. Kasi gusto ni Trish na kumain sa isang magandang lugar dito sa bayan namin. So mamaya, samahan nyo kami. Maghahanap kami ng pwedeng tambayan. Ito, mag-prepare muna ako. Ang dadalhin namin na. So, titingin muna ako dun sa kitchen kung anong pwedeng maluluto pang breakfast. So, update ko na lang kayo mamaya at kita-kits tayo. Yung omelette natin. Ay pupuntahan kami isang bilihan dito sa bayan namin na mura kasi Linggo ngayon. Tuwing Linggo kasi may mga paninda doon na mura. Ang tawag sa amin doon ay tabuan. Hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog noon. So baka alam nyo, comment lang kayo dyan sa comment section para alam natin kung anong Tagalog ng tabuan. Kasi si Tristan nanong ko, hindi niya rin alam. Ewan ko kung mayroon sa Maynila nito. Kasi dito sa bayan namin, dito sa Mindanao, tuwing may schedule kasi, lalo na pag Linggo, may ganung bilihan dito sa bayan namin. Lalo na sa mga ibang bayan, ganun din. So ayun, hanguin ko lang itong luto ko kasi luto na. Then, maya-maya, prepare kami, then alis na tayo. So samahan nyo kami sa lakad namin ngayong umaga at sana mag-enjoy kayo sa vlog natin. Yung bulaklak na yan ay tinatawag na blue turnip. So maganda sa katawan natin yan. So maraming benefits na nakukuha natin dyan. I-search nyo yung bulaklak na yan, blue turnip. Maraming kayong malalaman sa bulaklak na to at maraming kayong makukuha ang benefits kung iinom kayo ng blue turnip na with warm water. So maganda to siya sa katawan lalo na ngayon pag ito bagong gising. So ito yung iniinom namin ni Trish tuwing umaga. Kaya yung mga kaorta, alis na kami at na-prepare na rin ni Trish yung dadalhin namin. So ngayon, papunta na kami doon sa bayan ng Lianga at bago kami pupunta doon sa lugar na tatambayan namin ay pupunta muna kami doon sa tinatawag na tabuan kasi may bibilhin kami doon. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko sa inyo na tabuan. Muna ako ng pandesal, mga kaura. Ngayon, mga kaura, nakabili na ako ng pandesal. So, binili ko ay bali 20 pesos. At ngayon ay pupunta na tayo doon sa sinasabi kong tabuan. Ngayon, mga kaura, nandito na ako sa sinasabi ko sa inyo na tabuan. Ang tingnan nyo. Ayun mga ka-alright, nakabili na kami ng mga binili namin. Bumili kami ng sikad-sikad. So mamaya ipapakita ko sa inyo. Tapos si Trish bumili siya ng tawag dun sa amin ay bulinaw. Hindi ko alam, ano bang Tagalog nun? Dilis. Dilis. Fresh dilis. Fresh dilis. Maliliit na isda. Mamaya ipapakita ko yun sa inyo. So ayun, nakita niyo na yung tabuan na sinasabi ko sa inyo. Ito, yun. Ganito yun siya pag Linggo dito sa bayan namin. So
Sa ibang bayan din may mga schedule din, hindi lang linggo kundi Friday or Monday, depende sa bayan kung kailan yung schedule ng tabo nila. So dito sa amin yung schedule ay linggo, so kaya andito sila ngayon. Taga mga ibang bayan to sila, ang tawag sa kanila ay mga biyahedor. So ngayon pupunta na tayo doon sa tatambayan natin para makapag-breakfast na kami ni Trish. So saan ba tayo? Hindi pa namin alam kung saan kami magtatambay, so ikot-ikot muna kami dito. Samahan nyo muna kami, maghahanap tayo ng magandang view na pagtambayan para makapag-breakfast na kami. Ayun mga ka-alright, no? Nandito kami sa coastal road na may patapos. So, check namin dito kung pwede tayo makatambay dito at makapag-breakfast. So, ito. High tide siya ngayon mga ka-alright, no? Titingnan natin yung dagat. So itong lugar na to mga ka-alright ay pangalan dito ay Tagago. Nag-vlog din ako dito. Pero ang time na yon ay walang tubig, low tide siya. So ngayon ay high tide. So papalow tide na ata to kasi hindi na masyadong mataas yung tubig. So ang ganda mga ka-alright, tingnan nyo. May mga mangroves. And dito pag umaga mga ka-alright, maraming mga nagja-jogging dito. Doong banda na yon ay may nag-zumba din doon. Or kanina siguro madaling araw, mga alas 4 o alas 5 yung pagising namin. So, ewan ko, ano? Dito tayo? So, hanap pa tayo na iba. Maubos na yung oras natin. So, hindi nagustuhan ni Trish yung lugar. So, wala masyado tayong mapagtambayan dito. Pwede naman pero malikabok kasi yun nga, inayos pa nga to. So, hanap pa tayo. Ayun mga ka-alright, may nakita na kaming pwedeng tambayan at dito sa lugar, sa Baugo. Ayun, may mga cottage dito. Ayun, nakikita nyo. At napakaganda yung dagat mga ka-alright. So, dito kami magtatambay at dito kami magbe-breakfast ngayon ni Trish. Kasi kanina pa kami paikot-ikot sa bayan namin, wala kami makitang magandang pwestuhan. At yun, biglang ako nga naisip na, aba, mayroon pala doon sa tapat ng ugad doon sa tinitirahan namin. Kaya ayun, dinala ko si Trish dito at dito kami magbe-breakfast. So ayun si Trish, ni-prepare na niya yung breakfast namin. Inom tayo mga ka-alright. Hindi to kape, Melo to. Hindi na kasi ako nagkakape kaya ito, Melo na lang ako tsaka warm water pag morning. Siyempre na yung breakfast namin, may tinapay kami, ayan. Tsaka umilit, saging, tsaka ito, lapas batsoy. Ito yung sinasabi ko sa inyo na sikat-sikat at nabili namin to doon sa Tabuan kanina. So ito, luto na to siya, pag bumili ka nito, luto na to siya. So hihilain mo lang tong ito, itong paa na to. Ayan, so ito na yun siya mga ka-alright. Ito na yun siya, then kakainin mo na siya diretso. Huwag mong kainin tong yung ano niya, ito. Kasi hindi nakakain to, ba masugatan yung lalamunan mo. Si Trish kasi kinain nung unang tikim niya nito, kinain niya yung lahat, pati yung no, ano na yun. hindi yung shell, yung ano, ito, itong tawag mo to, yung parang paa niya, yung parang talampakan ng paa niya. So kinain niya yon, hindi niya alam. So ewan ko kung anong nararamdaman niya yung pagkain niya doon. So yung, ha? Ano? Dilurog. Masarap pa rin. Nadurog naman siya nung inuya ko. Ganun. Fiji.
So hindi kasi niya alam kung ano makakang kinain niya lang lahat. Tinanggal niya tapos kinain niya lang lahat. So hindi siya nagtanong. Hindi ko rin namalayan nung time na tinuruan ko siya paano kainin. Doon na siya nagtaka bakit niya kinain yung kasama yung ano. So okay naman, wala naman nangyari sa kanya. So ayun yung isa na binili namin, yung dilis o bulinaw dito sa amin, ito, yung maliliit na isda. Ayan siya mga ka-alright. Yan. So sarap to siya pang breakfast, lagyan ng itlog. Yung parang i-omelet mo siya pag buto. Ayaw ko, kikilaw ko yan. Ayaw mo? Kikilaw. Kilaw. Pwede dawang rin siya. Ano, kilaw Cebu. Kikilaw na lutong Cebu. Tatanggalin yung ulo. Oo. So yung gusto ni Trish pala nito, ayaw niya daw nung i-omelet. Ihalo sa itlog. So kikilawin niya to. Kikilawin namin mamaya. Tatanggalan lang ng ulo para matanggal yung bituka niya. So, sarap to kasi presko pa. So, matamis-tamis to kasi presko pa siya. Kikilawin namin to mamaya. So, yun lang yung breakfast namin ngayong morning kasi hindi kami masyadong nag-prepare kasi nga biglaan nga itong lakad namin dahil nga wala. Wala kami magawa sa bahay kasi kahapon buong araw lang kami nasa bahay tapos nag-edit ako ng mga video. So hindi kami nakalabas, kaya ayun, naisipan ni Trish na ayun, mag-breakfast kami sa ibang lugar para maiba naman. Kaya ayun, naisipan namin dito mag-breakfast at nakaka-relax siya mga ka-alright talaga. Kasi yung nakikita nyo, kung dito lang kayo talagang nakaka-relax. Maririnig nyo, siguro naririnig nyo yung hampas ng mga alon. Nakaka-relax pakinggan. So mag-breakfast muna kami at mamaya babalikan ko kayo, papakita ko sa inyo kung ano yung meron dito. So ayun mga ka-alright, andito yung may-ari ng mga cottage dito, si Kuya. Ano pangalan niya? Erning. Erning? Ayan si Kuya Erning. So ayun, nagpaalam kami dito na kung pwede mag-breakfast lang kami kasi saglit lang kami dito. So ayun, nagbe-breakfast din si Kuya. So siya yung may-ari dito. So kung pupunta kayo dito sa lugar sa Bogo, so makikita niyo siya dito. So siya yung nagbabantay. So magtanong lang kayo sa kanya kung magkano yung rent ng cottage dito. So makikita niyo si Kuya Erning. Ayan. Ang ganda mga ka-alright, no? Nakaka-relax talaga. Matapos na namin mag-breakfast ni Tris, ito. Nakablakad muna ako kasi sobrang busog ko sa breakfast namin. Siguro mga anong oras na ngayon? Siguro mga 7 na ata. So maya-maya uwi na rin kami. Sabi na napakaganda ang lugar mga ka-alright. So tamang-tama talaga yung naisip ko na lugar na pwedeng pag-breakfast namin ni Tris. Ang sarap na araw. Grabe. Hindi siya masyadong mainit. Lalo na pag umaga, maganda yung sikat ng araw pag umaga. So may makukuha tayong vitamins sa araw. Ayun, ang ganda ng tubig, ano, ang linaw. So, yung kagandahan dito mga ka-alright kasi malinis yung tubig, tsaka ang tahimik. May mga cottage siya, so hindi siya tulad doon sa Pugad na pinapakita ko sa inyo noon. Maraming mga cottage at may mga resort na doon. So maingay na siya kasi may mga video pihan, then crowded na siya. So dito, ang ganda kasi walang masyadong tao, tahimik. So may mga tao, mga ilan-ilan lang. So konti lang yung cottage dito, so hindi siya masyado maraming tao. So perfect siya na lugar para sa pamilya. Kung gusto mo mag-relax o pupunta sa ganitong lugar, so puntahan nyo itong ganitong lugar. O puntahan nyo itong lugar na to dito sa Bogo. Tahimik at iwas sa mga maraming tao dahil sa panahon ngayon, di ba? So ito open na siya. Nga pala, open na to siya mga ka-alright sa public. So puntahan nyo, huwag nyong kalimutan puntahan at bisitahin itong lugar namin dito. Baka mapadpad kayo, mapadaan kayo dito. Kasi ililid lang to siya ng highway mga ka-alright. So, highway na yan dyan. So papasok lang kayo ng konti dyan.
At ito, mararating nyo na itong lugar na to. So, napakaganda at nakaka-relax yung lugar. Yung pugad nga pala ayun, sa tapat. So, doon kami nakatira ni Trish. So, tapat lang siya, malapit lang ito. Ikot lang kami. Ayun mga ka-ulit, sana nag-enjoy kayo dito sa pinuntahan naming lugar. At sana nabusog kayo sa breakfast namin kahit konti lang. Ayun, kitos. Enjoy na enjoy sa kaka-picture dito sa magandang view. Grabe nakaka-relax siya mga ka-ulit. First time kong pumunta dito ng umaga. Ngayon ko na-appreciate yung kagandahan dito sa lugar na to. Kasi nakatahimik, tapos high tide. Nakaka-relax pag umaga talaga pag pupunta ka sa dagat. So kaya naisipan din ni Trish na kakain kami dito, magbe-breakfast kami dito sa gilid ng dagat kasi yun nga nakaka-relax. Ito breakfast, nandito kami, so agang ang gumising. So first time yung nakita ko maagang gumising at kakagising ko lang talaga. Ang ano pa yung sabog pa yung mukha ko. So pasensyahan niya mga ka-alright. So ayun at sana nag-enjoy kayo sa pinuntahan nating lugar at ewan ko anong pangalan na resort na to, wala namang pangalan kasi ano lang to eh, may mga cottage lang, so yung may-ari ng lupa na to, tinayuan niya na lang ng cottage. So binaparintahan yung mga cottage dito, hindi ko natanong kanina kay Kuya Ernie kung magkano, siguro nasa mga 300 ata o to 500 yung cottage. So magtanong na lang kayo kung pupunta kayo dito. So yung may-ari, nandito lang naman yun pag may taong papasok dito, so pupuntahan kayo. So yun mga ka-alright, no, huwag niyong kalimutan magbigay ng thumbs up sa video na to at mag-comment at i-share tong video na to sa mga kaibigan nyo, sa kapamilya nyo para alam nila kung anong meron dito sa lugar namin. Kasi talagang napakaganda dito kung mapuntahan itong lugar na to. So, at sana, ayun, sana matapos na tong crisis na to kasi ang hirap para sa aming mga OFW, lalo na sa mga seaman. So sa mga seaman, sa mga kabaro ko na nasa trabaho ngayon, nasa laot ngayon, nasa biyahe ngayon, ingat kayo at lagi kayong magdasal. So ayun mga ka-alright, hanggang dito na lang at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at pindutin ang notification bell para hindi kayo sa mga video na ipopost ko. At yun, hanggang dito na lang at kitakits na lang tayo sa susunod natin vlog at ingat kayo. Alright, God bless!